It's Ngern TV! Hello mga katropa! Today, ito naman ang gagawin ko. Itong gitara ni Ferrin na Ibanez. Ito ang pinakabago kong gitara eh. Para kay Ferrin. And lalagyan ko ng bagong strings siya. A number of things I found out about this guitar is this. These are what you call collet knobs. Ibang klaseng knob to, walang tornilyo. So hindi mo basta-basta siya matatanggal. Ang kailangan, bubuksan mo pa siya dito sa gitna. Tapos mayroong nut doon sa loob, tatanggalin mo yung nut para matanggal mo yung buong knob. So, ito po yung example ng collet knob na ginagamit ng Ibanez sa kanilang mga gitara. At makikita ninyo na itong knob na to ay medyo kakaiba. At ang pinakamalaking problema dito ay yung minsan ay gagamitin ninyo yung screwdriver para iangat yung knob. Kasi akala nyo parang push in lang, di ba? Pero hindi, meron yan kasing collet doon sa loob. At ang kailangan nyong gawin dyan, bubuksan ninyo ang ano, yung taas, yung pinakakap. At tulad nyan, ayan, bubuksan niya. At makikita ninyo sa loob yung collet. Okay, so ayan, binubuksan na. At ayun. Kasi makikita ninyo yung ano, yung collet na mismo. Ayan, ayun. So, ngayong nabuksan na, no, makikita ninyo yung nut na nag-hold doon sa ano, sa knob. At ang kailangan ninyong gawin ngayon ay gagamit kayo ng Allen wrench. Huwag kayong gagamit ng screwdriver kasi yung nakikita ninyo na slot na yon, hindi po yun screw, kundi yun ay part yun ng knob, yung mismong potentiometer. So ang kailangan ninyo ay luluwagan yung nut na nakakabit o nagsisecure doon sa knob. So ayan, bubuksan niya ngayon. Ayan, using an Allen wrench. Ayun. Pagtanggal na, ayun, see? Yan yung nut na nag-hold. Okay? At ayan na nga po, natanggal na yung nut. At makikita ninyo, ayan na, oh, natanggal na yung knob. At tandaan nyo lang na mayroong copper ring doon sa loob. Huwag nyo tatanggalin yun. At ayan, oh, ayan na yung pinaka collet. Okay? Two pieces yan, ano? Tatanggalin niya. Ito yung one piece. Okay? And then yung second piece, ito. Yan na yung pinaka-collet mismo. Yan yung nagsisecure, humihigpit siya pagka tinutornilyo. Okay? So, just a reminder mga katropa, kung bibili kayo ng electric guitar, checkin nyo na rin yung tungkol dito sa mga knobs na to. Kapag nakita nyo na sa paligid niya wala kayong makikitang tornilyo, okay, ibig sabihin nun, collet knob yun, meron po yung nut dito sa loob. So, papalitan ko ng strings itong ano, itong gitara na to, pero napansin ko, marumi, oh. Ang dumi ng ano ng mga frets. So lilinisin ko. Okay, so there are two ways that I can clean the frets. Okay? Kailangan kasi medyo careful kayo dito sa mga fretboards kasi most of them hindi naman barnisado 'yan eh. Ano lang 'yan, may oil lang 'yan o may ano tayo dito, yung wax, yung ano, yung kahoy na yan,
most likely yan, hindi naman yan barnisado. Okay? So, there are two ways that I clean up a fretboard. Okay? One of them is by using an eraser, and the other one is using one of these dishwashing thingies. I don't know what this is called. But anyway, this one is made up of some kind of rough plastic material. Parang ano siya, parang steel wool din siya, pero hindi siya talaga steel wool eh. Okay, so ito or ito ang gagamitin natin. Okay, so let's start with papakita ko lang sa inyo, no. First, let's try that eraser. Where is it? Oh, okay. And lilinisin natin itong part na to, no. Ewan ko kung nakikita niyo na yung dumi, no. Madumi siya eh. Okay, so lilinisin natin using an eraser. Yan, ganda na. Oh, ewan ko kung napansin nyo mga katropa, no? Pero unang-una, nag-iba yung kulay niya. Parang mas brighter yung kulay niya. Yan, and kahit sa pakiramdam ko, kasi mararamdaman naman ang daliri ko, no? Nawala yung mga dumi. Hindi tulad nito, ito madumi pa rin. Ito, medyo kuminis na siya. Alright, so mga katropa, no, so makikita nyo naman, ano, na medyo nawala na yung ano, dumi. Compare that to this, ano, makikita nyo, oh. Okay, let's try it again on this one. Okay, let's use the eraser for the second fret. Okay, so makikita nyo, no, ang diferensya, oh. Duminis na siya. Ito hindi ko pa nalilinis, ano. Oh, tingnan nyo, oh. So, makikita nyo na yung pagkakaiba. Now, let's try the dishwashing thing. This thing. Okay. Ito naman. On the third fret. Kasi nalinis natin itong dalawang to. Ito naman. Natin kung malilinis. Alam mo, ang advantage lang nitong ganito, no? Pati yung frets mismo, nalilinis. So, hindi tulad nito, yung fretboard lang. Pero ito, pati yung frets, pwede niyang malinis. Okay, mga katropa. So, makikita nyo, no? Malinis na siya dito. Ito yung nilinis ko ng greeny. Ano ba tawag doon? Greeny nga ba? maganda naman, oh, nalinis din. Compare dito, ito nyo, marumi talaga. Oh. Ito, nalinis na siya ng greeny. Pwede rin. Okay, so, subukan nating mapalinis pa nitong ano na to, eraser na to. Sabi ko, ito. Okay, oh, maganda. Malinis. Yeah, ito hindi pa nalilinis. So, iisa-isahin ko na lang 'to, no. Alam niyo, pwede niyong ano eh gamitin in combination yung cleaning eraser, no? Tapos meron kayo nitong greeny na 'to. Okay. Pwede niyong gamitin in combination, ano? Alam mo, palagay ko yung iba kong gitara, kailangan din ng ganito.
Okay, mga katropa. So, natapos ko na yung paglilinis. So, makikita nyo yung pagkakaiba. Nga lang medyo yung mga singit-singit, mahirap pa rin talagang kunin. Pero, malinis na siya. Oh. Wala na yung mga grimes. Okay. Yeah, malinis. Malinis na siya. Ayos. So, mga katropa, no, nalinis na natin, pero if you want, no, yung mga tabi, ibig sabihin yung mga corners nung frets, hindi naabot. Kung gusto niyo, no, ano niyo yung salatin niyo lang ganun, no. Okay, so tapos na tayo maglinis at ngayon ay gagamit tayo nitong condition ng fretboard conditioner. At ilalagay lang natin dito sa ganyan. Ayan. I always put a generous amount, no, mga katropa, para pumasok ng gusto yung oil doon sa kahoy. Like I said, no, itong mga kahoy na to, usually, hindi naman ito, ano eh, barnisado eh. Ano ito, meron lang siyang wax. Okay, inano lang siya yung, anong tawag dito, pinakinis lang siya ng, o pinakintab lang siya ng wax. Okay, so, yan, pagkatapos ninyong lagyan ng, ng oil, ano lang ninyo sa mga corners, push lang ninyo sa mga corners na ganyan. Yan. Malinis na siya. Yung. Okay. So, ang isa pang ano eh, itong likod eh. Yan. Minsan marami ng grime. Okay. So, papasadahan nyo lang din ito. At ito na po ang fretboard niya na nalagyan na ng oil. Oh, mas maganda ng tingnan, di ba? At hindi lang yon, malinis na siya talaga. Wala na yung mga nakadikit na mga kulangot. Thank you.
Okay, mga katropa, this is really weird. I just found this. It's a lemon or a lime. It's a lime fruit, but guess what? It looks like a mango. A lime fruit that looks like a mango fruit. And that. That's the only thing that gave it away, I think. Hello, mga katropa. Inunahan na ako ni Mrs. Di bale, marami pa. Marami pang gagamasin. The kapal, oh. Ayos. Ito yung citronella, daddy, ha? Ha? Oh, okay. Ako na bahala doon sa mga ano, gamas. Dahil lalagay ko doon sa tabi. Tapos tatambak ako ng lupa. Ipag ni mami. Kapal, oh. Ayos, hindi ko siya talaga ginalaw para kumapal ang damo. Ayos. O yung ano, ano yan ha, diba? Yung, ano yan nandyan? Oh, yung dragon fruit, diba? Dragon fruit. Oh. Tari pa pa nga dyan. Kaya na yung lupa, kailangan ano. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!